Ngayon sa ating mga balitang pambansa, sa gitna po ng tensyon sa South China Sea, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi naghahamon ng gera ang Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo sa pagpupulong ng mga sundalo sa Mawab, Davao de Oro. Ayon kay Marcos Jr., defensive lamang ang posisyon ng bansa. Anya kung nagawa ng ating militar na depensahan ang bansa laban sa mga panloloob na banta, tiwala ang Pangulo na magagawa din ito ng mga sundalo sa external threats, ika niya. Inihayag niya ng Pangulo sa gitna ng akusasyon ng China na Pilipinas ang naghahamon at pasimuno ng gulo. Nitong Martes lamang, sinabi po ng Chinese media na sinira umano ng mga tauhan ng Philippine Navy ang fishing net o lambat ng mga mangis ng Chinese sa Ayungin Shoal. Pasok ang Ayungin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero bumalag po sa bintang ang ating armed forces. Diit ng AFP, sinasadya ng China na i-distract ang publiko sa kanilang mga illegal at agresibong aksyon. Dumulog naman sa Office of the Ombudsman ang legal team ni Bamban Mayor Alice Go para iapela ang preventive suspension na inissue laban sa alkalde. Matatanda ang suspendido si Go para hindi niya maimpluwensyahan ang investigasyon sa umano'y pagkakadawit niya sa Pogo operation sa kanyang bayan. Sa kanilang motion, sinabi ng legal team ng mayor na walang matibay na ebidensya ang Department of Interior and Local Government para ihain ang reklamo laban kay Go. Depensa rin nila kumpleto ang dokumento ng sinalakay na Pogo noong Marso. Sa ipinadala namang liham ni Go kay Senator Risa Ontiveros kahapon, sinabi ng alkalde na alam niyang may kumakalat na balitang si Lin Wenyi ang tunay niyang ina. Pero kasinungalingan daw yan at si Amelia Lial daw ang totoo niyang nanay. Kaya ang kampo ni Go nananawagan muli kay Amelia na lumutang na. Ang pinakamagandang lumutang dito, yung tatay niya. Oo, para humarap po sa pagdinig ng Senado na magkaalaman na tayo. At sana nga po'y magkaroon ng go signal si Mayor Go na ma-interview mo. Siya ho ay sumalang sa ating pong programa para po sa isang live interview kasama si Angela. Apo, at yung pong ating lambing kahapon kay attorney. Hindi tayong update. Apo, na tayo po ipagpapayagan ni Mayor na siya ay makapanayam para po masagot niya ang ating pong mga katanungan sa kanya. At katanungan po ninyo sa ating pong mga nakikinig ngayon, nanonood sa ating pong programa kay Attorney Stephen David. Attorney, maganda umaga po. Ibinunyag naman ni Senador Win Gatchalian ang umano'y lumalawak na koneksyon ng mga Pogo sa bansa. Ayon po sa kanya, sangkot na rin daw po sa Pogo ang ilang politiko, pulis at opisyal ng Bureau of Immigration. Sino to? Naniniwala din daw siya na pinoponduhan ng mga dayuhan na may kinalaman sa Pogo ang mga lokal na sindikato. Hindi raw po imposibleng may mga koneksyon na rin ang mga ito sa hukuman sa ating bansa. Yan po'y ayon daw sa ipinakitang Pogo web ng intelligence agency sa ginanapong executive session ng Senado. Ba, executive session? Inilabas niya ang impormasyon, ha? Sa programang Sa Totoo Lang sa 1PH, sinabi po ni Winston Jan Casio, takapagsalita po naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na nagsimula ng dumami ang mga Pogo sa bansa noong nakaraang administrasyon. Naging maluwag daw noon si dating Pangulong Duterte sa mga online gaming hub. Naniniwala naman ang karamihan sa mga Pilipino na pinakamalaking banta ang China sa ating bansa. Ayon sa survey ng Okta Research nitong March 2024, lumabas na 76% ng mga Pinoy ang nagsasabing biggest threat ang China. Nangyari ang survey sa gitna ng sunod-sunod na panghaharas ng China Coast Guard sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Hindi pa rin kinilala ng China ang or kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at ipinawawalang bisa ang kanilang 9-dash claim sa South China Sea. Isinagawa ang survey sa 1,200 na respondents nitong Marso. Lilipad ho naman papunta ng Saudi Arabia ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW para talakayin ang hindi pa rin nababayarang sahod ng ilang OFW. Kasama ang mga naturang OFW sa mga nagtrabaho sa ilang kumpanya na nagdeklara ng bankruptcy kasunod nga po ng krisis sa ekonomiya noong pong 2015.
Nasa 10,000 mga OFW claimants ang naghihintay pa rin ng kanilang back pay matapos nga silang sapilitang mapauwi noong taong 2016. Nakapagpadala na daw po ng nasa 1,500 mga cheque ang Saudi Arabia, pero libo-libo pang mga manggagawa ang naghihintay sa kanilang back pay. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.